So yun guys, no, we are back again for another vlog dito lang sa ating munting channel. So yun guys, meron tayong pag-uusapan ngayon na medyo seryoso. No? Ayan, adjust muna natin yung camera. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon is all about the system that we have dito sa Pilipinas. And mag-i-specific lang tayo kung ano ba yung system na pag-uusapan natin ngayon. Kasi pag sinabi natin system dito sa Pilipinas or kahit saan mang lugar, medyo malawak yan, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon is pag-graduate ka, di ba? Pag graduate ka ng K-12, for example, di ba, nasabi na pala kayo na yan before, na pag graduate ka ng K-12 is medyo malalighten up yung mga requirements na hinahanap ng mga company pag ikaw ay nag-a-apply sa isang company on that specific job or role na gusto mong ma-attain, no? And ayun nga, sinasabi ng ibang company na medyo hindi na ang hinahanap nila pag nag-apply ka as a K-12 graduate, ang hinahanap nila is college graduate, right? Pag fresh graduate ka naman ng college, ang hinahanap nila experience, right? So, ang tinatalakay dito, ang pinipunto dito siguro ng iilan, parang useless din, kumbaga, yung educational attainment ng isang tao if there is this system na kumbaga nakatatak na sa mga tao, lalo na kung naka-establish na talaga permanently doon sa mga businesses, no, sa mga company. And there are these people naman, kung mga we need to have this kind of attitude or mentality na dapat mas mabilidad ka or kumbaga dapat madiskarte ka. And isa nga sa mga pumotok na topic before is itong diploma or diskarte na tinatawag, no? Kumbaga for me, kailangan talaga na meron kang educational attainment na tinatawag. Kasi pag meron ka nun, bonus lang din yung madiskarte ka, no? Hindi naman totally na bonus talaga. Kailangan talaga haluan mo ng diskarte sa buhay. Dahil hindi naman din po pwede or hindi naman din maaari na diskarte lang, no? And there are these people na naging successful sa buhay through diskarte, no? And there are these people na meron namang educational attainment na naging susi to their success, no? And if we combine those two, malaki ang chance mo or malaki ang kumbaga, mararating mo sa buhay if you combine those two. Diskarte, diploma, joins together. It is a chemical reaction, no? For you to become successful. And there, di ba? Ito nga. Combination of diskarte and diploma, ipaghiwalay, there are some point na nagiging successful pag diskarte, yan. Talagang madiskarte ka. Haluan mo talagang pure diskarte ang ginawa mo, ang pinairal mo. Yung, kumbaga,
mga naging experience mo throughout your life, kung ano yung mga napagdaanan nyo, yung lesson, ginamit mo. And then, boom, exactly. Diba? And diploma, meron doon namang umaangat. And it is a 50-50 chance ba, diba? Hindi naman din talaga, hindi naman din talaga totally lagi kang nasa angat, diba? Ayun naman din ang lagi nilang sinasabi sa iba. Nang iba, na hindi lahat ng oras na sa itas ka. So, kailangan mo talagang i-porsige yung sarili mo to have this urge of yourself na yung apoy sa dibdib mo ay dapat hindi mawala. Dapat pagningasin mo pa ng lalo or mas galingan mo pa lalo throughout the process of what you are doing right now. And, ayun, kung may apply yun sa buhay ko at kung itatanong yun sa akin, ayun nga, kailangan i-combine yung dalawang yun kasi alam mo yun, iba yung makakating, kumbaga, nung mayroong mentality na yun kasi it is a very crucial step sa isang tao if you know how to deal or kung paano mo iplano lahat. Dapat buo din ang loob mo eh. You know how to take risk, you know how to do what you want to do. Dapat kung ano yung plano mo, ayun din, susundin mo talaga yung plano mo yun. Ganun. And then, kung paano mo i-improve yung mga planong yun. And then, if you utilize those plans na meron ka, kailangan i-enhance pa yun eh. Kailangan mo mas pagandahin pa yun lato, di ba? For you to know kung ano man yung dapat pang i-adjust dun sa mga bagay na yun, sa mga planong yun. And then, make adjustments. Yun, ganun-ganun-ganun-ganun-ganun-to. Kung ano man yung maging resulta, kung negative man or hindi, just go with the flow. Kung positive ang maging resulta nun, keep up the good work. Nasa tamang process ka. Nasa tamang phase ka. No? Kailangan mo pang i-improve lalo yung sarili mo. No? And kung negative man ang naging resulta ng plano mo, huwag mong i-dalhin. Huwag mong dalhin yung negative impact na nangyari sa buhay mo. If negative man ang naging resulta, take out the lesson na matututunan mo doon sa pangyayaring yan. And then, execute. I-adjust mo and idagdag mo yun. Gawin mong susi yun for you to have a better plan. Right? If kung magkamali ulit, take up the lesson and then apply ulit sa panibagong application, sa panibagong plano na meron ka. Basta ituloy mo lang kung ano talaga ang gusto mong gawin. Right? Hindi naman din ibig sabihin porket hindi ka nagiging successful doon sa talagang gusto mo. Wala na talagang chance. Di ba may iba naman din mga successful ngayon na trial and error din naman ang ginawa. Trial and error. Subok ulit, ulit ng subok. Subok lang, subok. Subok lang, subok. And then eventually, ayun, nag-boom. May panahon ng talaga tayo guys na para sa atin. And alam ko na hindi naman din agad-agad eh, sasagutin ng Panginoon yan. There was this time na meron tayo. At hindi, ibig sabihin, hindi pinapakinggan ng Diyos. Lahat ang meron tayo.
So, ayun lang guys. Kung diploma pa o diskarte, ano bang pipiliin mo? Diploma o diskarte? So, ayun lang guys. Dito na natin tatapusin. At comment down below kung ano man ang sagot nyo doon sa tanong na yun. Don't forget to like, share, comment, and subscribe dito lang sa ating muntin channel. And don't forget to ring the notification bell for more updates. So, yun lang guys. Peace out. Subscribe. But I'm broken hearted, but I like to party, but I got nobody. But I'm broken hearted, but I like to party, but I got nobody.